Welcome! It's gonna be another episode of The Elliscope. Here, just arrived from a 10-hour overnight bus ride from Cubao all the way to Sagada. Mali dumiretso na ako to my accommodation sa The Shard of Sagada, which I booked through their Facebook account. It's relatively new, Hobbit-inspired from The Lord of the Rings, and I absolutely recommend tong accommodation na to. Here's the relaxing view from my window, and sobrang perfect lang niya after all day of exploring and activities. After check-in, time to get the first impression of Sagada. And to be honest, hindi ko alam na may existing na lugar na ganito sa Pilipinas, isolated from the busy, chaotic, hustle and bustle city life. And sobrang timely lang para makalimot pansamantala and to take a break from everything bad that's happening in my life. Anyway, set aside na muna natin ang drama. Andito tayo para mag-enjoy, ma-experience temporarily ang buhay dito sa Sagada. So, yung unang lugar na dapat puntahan ay yung Sagada Tourist Information Center. Dito, kailangan magbayad ng registration at mag-hire ng local guide. Since hindi ako nag-research bago pumunta dito, nag-depende lang talaga ako sa mga suggestions ng mga tour guide dito. Bali, yung first stop, ang sikat na hanging coffins of Sagada. Going there, madadaanan itong St. Mary the Virgin Cemetery at Echo Valley. Sobrang eerie ng pakiramdam, pero fascinating. It's sacred to the locals, and sana lahat tayong mga dayo irespeto ang unique at mayamang kultura at tradisyon nila dito. By the way, ito nga pala si Albert, ang aking local guide. After namin sa Hanging Coffins, we go straight to the Spelunking. Yung tinatawag nilang Cave Connection. So watch out, especially inside yung mga ganitong klaseng bato, mga white rocks. Yan po yung madulas, especially pag basa. So this is the entrance of Lumiang Cave. Noticeably, may mga bagong kabaong. So, sign na buhay pa din yung tradisyon nila sa paglibing ng mga yumao nila. So, before kami pumasok, we offered a short prayer at para magpaalam na din sa mga kaluluwa. By the way, kaya tinawag na Cave Connection kasi itatraverse mo yung Lumiang Burial Cave going to Sumaging Cave. Sa loob ng cave, ang daming mga rock formations. Dito matitest how imaginative or how creative ang pag-iisip mo, or baka hindi ka na rin talaga makapag-isip or makapag-imagine kasi gusto mo nang makalabas. It took us roughly 2 hours para matapos ang buong cave connection. Bali, exit na namin ay yung entrance ng Sumaging Cave. It's pretty weird than with the burial cave. Coming down from... going to Sumaging.
At yun na pala ang spelunking. Nakakapagod pero enjoy at worth it. Bali, unang araw ko pa lang sa Sagada, parang ubos na yata yung energy ko. Hindi ko alam kung masusustain ko to sa mga susunod na araw. Isa sa mga napansin ko dito, yung mga aso nila, sobrang friendly ba? Bali, yun, napaka-welcoming din nila. Bali, the next day, gumising ako ng around 4 a.m. Kasi kailangan kong abutan yung early sunrise at kailangan i-trek ang Marlboro Hill. So, sa part na to ng vlog, hindi talaga ako naglagay ng background music para ma-feel nyo at ma-experience nyo yung pakiramdam ko ng araw na yun. Ito. Parang Cute Falls na yan. Yan yung pinaka-sentro ng Mountain Province. Lawak oh. Doon tayo may magandang view. Ang usual pace yata ng trek na to, ang sabi sa akin, mga 2 hours. Pero nagulat na lang ako, sa kakamadali namin, parang 30 minutes yata, nasa peak na kami. Nakakalat na naman natin. 14, clean upgrade na naman namin. Ito talaga yung part na amazed na amazed talaga ako. Yung parang pakiramdam mo yung buong paligid ay isang malaking painting. At ito ang the best part. Huwag kayong kukuram. Di ba nakakakilabot? After ng nakakapagod na pag-akyat, buwan na namang pagod ang sasapitin ko sa pababa. Ito yung papunta ng Blue Soil. Pero kahit pa paano, hindi mo nararamdaman yung pagod eh. Kung ito yung hubungan sa'yo na view. Inaapakan natin itong dinadaanan natin doon. And finally, narating na rin namin yung Blue Soil or mga locals tawag nila Kamantutek. Ibig sabihin, parang utak. Dahil yata sa mataas na copper content kaya nagko-color blue daw yung lupa.
susunod na pupuntahan, iba na ang local guide na kasama ko. Si Kuya Mac na sa gawing kanan at si Lawrence sa kaliwa. By the way, ang pupuntahan pala natin ay yung Bumadbag Falls or the Big Falls. Going there, dadaanan natin kung Barangay Fidelisan. May pinakita sa akin dito si Kuya Mac ng Dapay, yung parang local courthouse nila saan sinusolusyonan ka kaagad yung problema nila bago lumala. Sa wakas, nakarating din ng Bumod of Falls. Sobrang kakaibang experience din itong Bumod of Falls. I was able to meditate, mag-isa, basta iba yung pakiramdam. I must say, sa lahat ng napuntahan ko sa Sagada, ito yung pinaka-favorite ko. Siyempre, next yung Marlboro Hills. Sa hapon ng araw ding yun, punta naman ako ng Sagada sa El Orador. Ito yung local craft brewery nila. Ibang klaseng experience na naman ang naramdaman ko dito. Yung napapaligiran ka ng maraming pine trees, yung may bonfire at iinom ka ng malamig na beer. Siguro kung pupunta kayo ng Sagada, kailangan nyo mag-alat ng oras para bisitahin. Or kung sana lang malapit lang to sa atin, ano? Yung pwede mong i-reward yung sarili mo after ng nakakapagod na trabaho, o kaya yung tipong may pinagdadaanan ka, o kaya yung gusto mo lang kumawala kahit saglit. Kaya kung may pinagdadaanan kayo, ibuntong hiningan nyo na lang yan. Hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay sa buhay. Tandaan nyo, sa maingay at magulong mundong ating ginagalawan. Madalas, nakakalimutan natin huminto pansamantala para sa saglit na kataimikan.